Tahimik ang buhay sa village namin, Dear Uge. Dahil kanya-kanya kami ng buhay at hindi kami masyadong magkakilala, walang nangyayaring gulo. Until... Yaya! Yaya! Yaya, Bebang! Okay. Sino ang may-ari ng kotse na yan na nakatira doon? Bakit siya nakapark dito? Abay, malay ko. Eh di sana pinigilan niyo po. Ah! Kasalanan ko pa pala. Alam mo, ya, kung hindi ka lang magaling magluto at magaling maglaba, matagal na kitang sinisante. Sus, parang kaya nyo. Eh, alam ko naman na sa dami ng kaya kong gawin, eh, hindi nyo ako kayang mawala. Oo na. Pero ganito ang gagawin mo, ha? Pupunta ka doon, kakausapin mo yung may-ari ng kotse na ito at sasabihin mong tanggalin niya ang kotse niya sa driveway natin. Sabihin mo, bubutasan ko yung gulong niya kapag hindi niya tinanggal ang kotse niya sa driveway natin. Okay? Pero sasabihin mo nang maayos kasi ayoko ng gulo. Okay po. Remember, ayaw ko ng gulo. Okay. Galit na ba kayo niyan? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Ibang kapitbahay kong to, Dear Uge. Parang naghahanap talaga ng away at gulo. Yaya! Yaya! Yaya Bebang! Ate Linay! Diba, sabi ko sa'yo, kausapin mo yung kapitbahay para tanggalin ang kotse sa harapan ng bahay natin? Bakit nandito pa rin yan? Ate Lin, kasi ano eh, yung... At teka! Bakit nasa tapat ka dyan, nagwawalis ka ng basurahan dyan? Samantalang dito sa bahay natin, ang daming basura. Excuse me, bakit mo inuutusan yung kasambahay ko? Ikaw! Ikaw ang may-ari ng kotseng ito. Teka, anong kasambahay mo? Yaya? Ate Lin, pasensya na ha, kasi mas mataas mo siyang magpasahod eh. Oh! Ikaw yung dating amo ni Yaya Bebang. Oo. At ikaw, kapal din naman ang mukha mo, babae ka. Hindi ka lang mga agaw ng parking, mga agaw ka rin ng kasambahay. I'm sorry, pero galit ka ba? Halata ba? Sorry ulit ah, kasi hindi ko maramdaman eh. Hindi ko, nalito ako, I'm confused. Hindi ko alam kung galit ka ba o hindi, or confused din ako. Hindi ko siya inagaw. Kusa siyang sumama sa akin. At kusa din siyang sasama sa akin. Yaya? Yaya? Let's go. Ah, hindi. Let's go! Ah, hindi. At let's go! Hindi, hindi. Let's go! Palang nakakatuwa na itong ating kwentuhan ngayon. Ay nako, excited na ako na basahin itong ating kwentuhan. Ay magkapitbahay na naman ito, makaka-relate na naman tayong lahat dito. Yung tungkol sa kasambahay ngayon, pinag-aagawan. Di ba, nakakatuwa na naman itong kwentuhan natin. Simulan ko na. Oh, ano pang iniintay mo? Pumasok ka na dito. Simulan na. Ay, oh, Diego! Tamang-tama ang dating mo. Magsisimula na tayo. Ay, Tugi. May ano kami, usapan kami ni
Divine, hindi. Tara na, nakabihis na ako. Persuwildo ko na. Dit-dit na tayo. Teka lang kasi, huwag ka maingi. Ang lakas ng boses mo. Nagukay ako sa likod. Pagkakayukay ko doon ako lulusot. Tapos init mo ako sa dulo. Eh kasi hindi pa ko napapaalam dito. Alam mo naman to si Ate Ogie, hindi papayagan nito. Sa akin nakasalala ito. I-try mo lang. Alam. Ay naku, alam ko na to. Sigurado na ako. Hindi ako papayagan ni Ate Ogie. Alam mo naman yung tindahan. Ako lang nag-aasikaso. Ako lang ako ang kamay at paa nito. Pila ito sigurado pag wala ako. At saka itong tindahan. Kung wala ako, wala itong tindahan na to. Ganun ba, Pangga? Hindi ako papayagan ito. Dadaan na ang dugo kaya kung ako sa'yo. Tatry ko, ah. Coveran mo ko. Sige, Pangga. Kasi baka anong mahagis nito. Teka lang. Sige. Ate, alis ako. Didate kami. Oh, bye-bye! Sige. Ay! Enjoy! Nag-okay na, oh! Ha? Hindi, Ate, okay, aalis ako. Mamayang gabi ako, dadating. Ah, Divine, hindi naman ako bingi. Naintindihan ko. Aalis ka, mamayang gabi ka na babalik. Aalis, yung mawawala, di ba? O, umalis ka na, bye-bye! Salamat, Yugi! Okay, oh, sige! Ate, Age, pag umalis ako, wala kang kasama dito sa tindahan. Hindi mo alam itong tindahan. Divine, tindahan ko ito. Kung ano man ang tinitinda dito, alam ko, kabisado ko. Kaya sige na, umalis ka na. Oo, ano pang hinihintay mo? Oo, pumayag na ako. Ate, okay, alis na ako! Ay, sige, isa pong pae na nakalimutan mong iangat mo. Kasi yan, ganyan maglakad ang tao. Umaandar. Sige. Pwede mo naman akong pigilan eh. Pipigilan kita? Ayun o, tingin kamay ko. Naku, madumi ang kamay mo. Magpa-manicure ka rin pag umalis ka, dali. Sige na. Gusto sige na ako kasi gusto ko nang basahin itong kwentuhan. Ano pang hinihintay nitong... Ate, okay. Ito na talaga. Aalis na ako. Nakakalayo na ako! Tumawag ka na ng tricycle. Kasi, ate, oh. Niloloko mo ang sarili mo, eh. Ano ka ba? Aalis ka ba o hindi? Huwag kang mag-alala, kaya ko. At magsisimula na ako dito sa ating kwentuhan, loyal viewers. Ito na, simula na natin. Tama-tama, tahimik. Mag-e-enjoy tayo. Di! Akala ko ba umalis ka na? Ay, nakalimutan ko kasi yung sapatos ko, ate. Kukunin ko na yung sapatos ko. Oo nga. Ikaw naman, hindi ka sanay magsapatos. Simula na po natin, loyal viewers. Naku po, nasa na yung tablet ko. Diba? Uge. Sa'yo po ba to? Ay, opo, opo. Akin po itong tablet na ito. Ay, salamat ha. Kasi magbabasa ako. Magbabasa ako. Sige po. Oh, basa na ako ha. Basa na po kayo. Saan ang galing itong batang ito? Hindi ba ikaw nuno sa punso? Totoong bata ka? Ay, totoo naman. Oo. Sige, magbabasa na ako. Nagkasama. Sige po, magbasa na po kayo. Oo nga, magbabasa na nga ako. Eto na. Uge, paano ba ang gagawin ko kung ang aming kapitbahay, hindi lang kasambahay ko ang tinangay? Inagaw, pati tahimik naming buhay. Hala! Biyuda na ako, Dear Uge, kaya si Yaya Bebang na ang naging katuwang ko sa pag-aalaga sa anak kong si Tiffany. Pero ngayong sinulot siya ng mahader akong kapitbahay, parang hindi ko yata carry. Ma, ano pong nangyari sa inyo? Ba't po ganyan po yung itsura ng mukha niyo? Kumukulo ang dugo ko. Doon sa kapitbahay natin. Kung hindi lang ako mabait, makakatikim sa akin yon. Emma, sino po bang kapitbahay? Ano pong pangalan? Hindi ko alam. Basta yung mukhang buitre sa labas. Yun. Relax ka muna. Inhale. Exhale. Ayan. Kasi ma-remember, imi-meet niyo po si Vincent mamaya. Vincent? Opo. Sino Vincent? Yung manliligaw ko po. Di ba po sabi niyo kapag merong nanligaw sa akin, paalam ko muna sa inyo. Kaya po mamaya, imi-meet po natin siya sa clubhouse.
Diba sabi ko sa'yo, pag pipili ka ng manliligaw, dapat mabait. At apo, dapat galing sa mabuting pamilya, ha? Yes po. Mm. Opo ma, for sure magugustuhan niyo po siya. For sure? Yes. Kaya po, smile na po kayo kasi po lumalabas na po yung wrinkles niyo. Ayan. Konti pa. Ayan. Sobra na po. Kung gaano ako kainis, Dear Uge, hindi ko alam. Ganun pala kaligaya ang kapitbahay ko dahil sa pang-iinis na ginagawa niya. Tita, nasasobrahan ka ba sa wine and you're laughing all the time? I'm fine, my dear pamangkin. It's just that I'm happy na nakikita ko yung inis sa mukha ng Linnea. Ang tagal ko kayong inintay yun. What do you mean? So, sinasadya mo yung pagpapark sa front ng house nila? At yung pag-hire kay Yaya Bebang? Of course. Para man lang sa ganong paraan, makaganti-ganti ako dyan sa Rizalina na yan. But why? Rizalina lang naman ang nang-agaw sa One Great Love kong si Carlito. Nung araw na nakipag-break siya sa akin, akala ko babalikan niya ako. Pero binalikan lang pala niya at binawi ang kwintas na niregalo niya sa akin. After that, nakita ko si na Carlito kasama na yung babaeng yun. Sila na at ang sakit. At ang masakit pa, suot pa niya ang kwintas na dapat ay sa akin. Hinahanap niya pa where this person lives. Kaya din siguro napalipat kami dito sa village na to. Pero grabe, no? Ang sama naman ng babaeng ng agaw dun sa One Great Love ng Tita Mila mo. Oo nga. Kaya din siguro old maid Tita Mila na siya. Ako, ayokong maging matandang dalaga. Don't you worry. Hindi ka tatandang dalaga. Tatanda kang magkasama tayo dalawa. Tawag ko sa'yo. Andiyan yung mama ko pag nahuli tayo. Hindi ka na. Hi, Ma! Oh, hello, anak. Ma, si Vincent po. Vincent, si mama ko. Nice to meet you po, tita. Hello. Mukhang mabait naman. Magalang. Nasaan na yung pamilya mo? Maganda sana kung magkakilala din kami, lalo na yung mga magulang mo. Nasa States po kasi yung parents ko. Si tita lang yung kasama ko ngayon. Nagpa-park lang po siya. Nagpa-park lang? Ako ano, go-order na ba? May Vincent, nakita mo ba yung isa kong cellphone? Parang hindi, nawawala ata si, eh. Si Tita Mila po. Ah, ha? As? Thank you.
Yes, sir. And tita, gusto niya po ba ng dessert? Sure! Gusto ko rin ng tiramisu. Rizalina, gusto mo ba ng tira-tira ko? Ay, estay, tiramisu. No, thank you. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Siyempre, sinabi sa akin ni Yaya Bebang. Ah, yung kasambahay ko na inagaw mo. Joke. Ma, si Tita Mila po yung nang-agaw kay Yaya Bebang? Oo. Wala nang iba. And Mami ni Tiffany yung sinasabi mong nang-agaw sa one great love mo? Oo. Si Rizalina nga. Kaya tigil-tigilan mo na yan kung ayaw mo malahian tayo ng ahas. Huwag ka nang manligaw dyan sa anak niyang babaeng yan. Ah, nagsalita naman yung babaeng malansang dila. Sandali nga. Ano ba yung sinasabi mong inagaw ko na one great love mo? Sino ba yun? Hindi ko naman siya kilala. Si Carlito Montemayor, hindi mo kilala? Si Daddy? Mami, si Daddy po yun eh. This is so telenovela. Ang daddy ni Tiffany, na ex ni Tita Mila, na naging asawa ni Tita Lynn, ay magiging biyanan ko. Biyanan? No, 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 no. Walang biyanan dahil walang kayo. Kaya ikaw, wag na wag mo na ang pupuntahan ng anak ko, ha? Hindi na kayo magkikita. Let's go. Let's go. Oh, at ka na rin magpapakit sa pamangkin ko, ha? Tigilan mo na, ha? Mga lahi kayo ng buwiset, mga mang-aagaw! Grabe siya, oh! Check! Check ka rin. Lagot na, Dear Uge. Yung simpleng agawan ng parking, naging agawan ng kasambahay, at ngayon, agawan na ng asawa. Ay, sino magbabayad dito ngayon? Ha? Alam ka naman ako! Diba po, Dear Uge, masama po yung nag-aaway? True, Nemo. Masama talaga yung away ng away. Dapat pinag-uusapan. Pero nagugutom na po ako eh. Ay, nagugutom ka na! Pero pahingin po neto. Ay, oo nga. O sige, kaso tinda ko yan eh. Wala ka bang pambayad? Wala po. Ay, wala? Eh, paano ka bibili kung wala kang pambayad? Promise po. Pag nagsweldo na po ako, babayadan ko po kayo. Ah, sisweldo ka? Eh, anong gagawin ko? Ililista ko na muna. Apo, kung gusto niyo po. O sige, kainin mo na. O ayan. Yay! Paano ka naman susweldo? May trabaho ka ba, Nemo? Opo, nagbabantay po ng bahay. Ay, kaninong bahay ito? Mama ko po. Ay! Oh! Kayo siguro yung bagong lipat doon sa kanto? Apo. Ah! Naku eh, hindi ka malang pinakain siguro. Siguro busy ang mama mo, no? Oo nga po eh. Wala kang kasama sa bahay? Wala po. Ah, o sige. Kung wala kang kasama sa bahay, wala rin naman akong kasama dito. Kaya mo bang magbantay ng tindahan? Opo. Ay! Oh, ikaw na lang ang kasama ko dito sa tindahan. Pwede ba yon? Opo. Oh, ako na lang magpapasweldo sa'yo. Pwede ba yon? Opo. Magkano bang isusweldo ko sa'yo? 5,000. 5,000? Nakakatuwa. Tuloy na natin ang kwentuhan. Babasa na ako ulit? Sige po. Okay. Dahil sa nangyari, Dear Uge, parang mas lalong nananadya si Mila na inisin ako. Kaya ang naisip ko, ganti nga ako, Dear Uge, pero parang mas lalo pang lumalala ang World War III sa pagitan namin ni Mila.
sa akin, siyempre, hindi ako magpapatalo. Kaya ang ginawa ko... Hoy, Vincent! Kumain ka na nga! Hindi dapat pa nag-iintay yung pagkain. Baka maglakad na mag-isa. Wala akong appetite. Malamig naman na yung coffee ko. Kasing lamig ng heart ko. Yaya! Initin mo nga itong kape ni Vincent. Malamig na daw. Isama mo na yung puso niyang malamig. Initin mo, gawin mong popis. Di naiinit ulit ang heart ko. Dahil hindi ko na makikita si Tiffany. Hoy, ang arte mo ah. Puro kaka-arte yan. Yaya! 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 Ma'am! Eh, huwag naman ho akong sigawan. Eh, para naman ho akong aso kung sigawan niyo eh. Ano bang nangyayari sa inyo, ha? Ano bang nangyayari? Bakit ang sensitive ninyo, ha? Ha? May regla ka ba? May regla ka rin ba? May mga regla ba kayo? Bakit ang sensitive niyo? Paka-explain? Eh, kung ayaw niyo na po sa akin, sabihin niyo lang. Okay, aalis na lang po ako. Saan po punta yun? Hindi ko alam. Tulad ng buhay ko, hindi ko na talaga alam. O ikaw, Vincent, ha? Eh kung isalaksak tong tindador sa ngalangalan mo, baka malaman mo pa. Kumain ka na, ang dami mong drama. Success ang plano ko, Dear Uge. Nasulot ko din si Yaya Bebang mula kay Mila. Pero hindi ko expected, kalaban din babae! Pala ang buho, ha? Anong tawag mo sa ginagawa mo? Hindi ka pala mga agaw, ha? Ipokrita ka? Kung ako ipokrita, ikaw, impactita. Ngayon, alam mo na kung ano ang pakiramdam ng naaagawan. Yaya Bebang, anong inoffer ng babaeng to sa'yo at iniwan mo na lang kami ng ganun-ganun na lang? Eh, tinaasan niya po ng 2,000 ang sahod ko. Pwes, tataasan ko ng 4,000 ang sweldo mo tapos meron kang 2 day off sa isang buwan. Wait! Tataasan ko ng 5,000 ang sweldo mo plus 4 ang day off mo plus health insurance pa. Hoy! Kasama yon, dadagdagan ko pa ng vacation leave twice a month papunta ng probinsya mo! Halika na dito! Bibigyan kita ng travel allowance pa! Di namin napansin na pati pala ang mga bagets affected sa awayan namin. Mas nagiging bigger ang problema nila Tita Mila at ng mami mo. Anong gagawin natin? Hindi ko nga din alam eh. Siguro dapat pagbatiin natin sila. Kasi kung hindi mo na ako maliligawan. Kahit hindi naman kita ligawan, sasagutin mo pa rin ako eh. Wow, kapal naman ang mukha mo. Sige, huwag mo ako ligawan. Pero hindi mo na rin ako makikita kasi lalala pa yung away nila, Mama. Wait. May solusyon ako sa problema natin. Ano yun? Yaya! Yaya Bebang! Ako! Ito naman kung baka sigaw ang aga-aga! Nagulat ka! Ito kasi yung sulat na ito. Akala ko resignation letter mo na naman. Buti nga hindi mo pa ako iniiwan ulit. Isuhulan mo pa naman ako mas mataas na sahod at mga allowances eh. Eh pero teka, kung hindi sa akin yan, kanina yung sulat? Mila? Mila? Mila?
nasan ang anak ko. Aba, teka. Sumisigaw ka na yan? Yan na yon? Sigaw na yan? Hindi pa. Hindi pa ako sumisigaw, pero eto, sisigaw na ako. Mila! Ang ganda ng sigaw mo. Parang sigaw mo parang bumubulong pa rin. Yan na yon? Ilabas mo ang anak ko. Ilabas mo siya. Eto, sumulat sa akin ang anak ko. At ang sabi niya, nagtanan siya kasama ng konyo mong pamangkin. Nasa na sila? Hindi ko alam kung saan nagpunta. Malamang yung anak mo may pakanan ng tanan na yan. Yung lahi niyo talaga, mga walang modo. Naku, tahimik na tahimik ang buhay namin. Tapos nung dumating kayo, tsaka nagkagulo. Ilabas niyo ang anak ko. Eh, wala nga dito. Ba't ang kulit mong damuhuka? Wala nga dito. Nakikita mo ba? Wala, asaan? Wala. Ilabas niyo, Vincent? Wala nga dito. Ilabas... kasi, wala nga kasi. Tawag mo ko! Nasa ng anak ko? Ilabas mo siya! Ate! Grabe ka, Rizalina. Napagod ako sa'yo. Ang lakas mo. Mas napagod ako makipagsabayan sa'yo. Eh, mas lalo naman ako. Hindi ko kineri yung mga powers yung dalawa. Eh, kung wala si Vincent at si Tiffany dito, nasan sila? Nako, Ate Mila, Ate Lynn, sorry pero alam ko kung nasaan. Saan? Eh, kinausap kasi ako ni Vincent. Nakiusap na tumuloy dun sa probinsya namin. Bakit ka pumayag? Eh, binigyan ba naman ako ng 2,000? Eh, alam niyo naman ang pangangailangan ko ngayon. Nasa ospital si nanay, tapos sinanla ni tata yung kalabaw namin. Eh, puntahan na lang natin! Puntahan natin! Ha? Puntahan natin. Alin po? Yung kalabaw? Hindi yung kalabaw, sunga! Halika na! Baka nasa estasyon pa ng bus yun. Puntahan na natin yan. Halika na. Pupuntahan natin? Ay, oo nga! Sabi ko nga! Oh! Atay ka, bakit ka huminto? Gabi na. Kanina pa tayo naghahanap. Nasaan ba sila? Magtanong na lang kaya tayo. Abay, saan ka magtatanong dito? Wala namang katao-tao dito. Anong gagawin natin ngayon? Ano, hayaan na lang natin yung dalawa. Magtatanan na lang siya. Hayaan na natin magtanan. Ha? Sino din gagawin? Tanan. 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 Pambaon lang bukas, Beshi. Beshi, share your blessing. Uy, sila Vincent, yun na! Ay, ano? Baba! Vincent! Anak! Vincent! Ano ba naman? Sa Tiffany! Ano ba naman ang pumasok sa kukote mo at nakipagtanan ka? Bakit kasi kung saan-saan pa kayo pumunta? Pinag-alala niyo kami kung saan-saan bus station na namin kayo hinanap. Kayong dalawang bata kayo. Ganyan ba, ha? Ganyan ba kita pinalaki?
Anak naman, hindi mo na naisip ang mararamdaman ng mami mo. Bakit ma, naman ganun, anak? Ma? Ma? Ah? Pwede na ba kami magsalita? Pwede. Sorry na. Tita, sorry po ah. Eh kasi po yun lang po yung paraan na naisip namin ni Vincent para magbati kayong dalawa ni Tita Mila. At hindi naman po talaga kami nagtanan. Kinuntsaba lang po namin si Yaya Beba. Opo, totoo po yun. Sinabi po namin sa kanya na sabihin sa inyo na nagtanan po kami para may chance po na makapag-usap pa kayo habang naghahanap, diba, Yaya? Eh, parang hindi naman effective. Huh? Eh, kasi buong biyahe namin, nagbabangayan tong dalawa. Koy! Oh. Kasi naman, hindi ko alam kung bakit galit na galit sa akin itong si Mila. Samantalang siya naman ang masama ang ugali. At dinay-dinay mo pa, ha? Eh, ikaw nga may kasalanan kung bakit ako naging matandang dalaga, eh. Ako? Inagaw mo sa akin si Carlito. Ha? Hindi ba ikaw ang binigyan niya ng kwintas noon? Carlito? Noonang panahon, ikaw, oo, ayan, oh. Ako? Eh, hindi naman binigay sa akin ni Carlito ang kwintas na ito. Nanay ko ang nagbigay sa akin ito. Oh, tingnan mo. Oo nga, no. Oh, diba? Hindi naman yun yung binigay sa akin ni Carlito at binawi niya na kwintas. Kasi yung binigay niya at binawi niya, may nakalagay na pangalan na Milagros. Sabi niya po, sinubukan daw niya po kayong hanapin, pero pagbalik niya, hindi na daw po niya kayo nakita eh. Paano kasi wala pang Facebook nun, kaya ang hirap maghanap ng tao. Ha? Hinanap niya talaga ako? Minahal niya na ako? Minahal niya pala ako? Akala ko kasi... Akala mo kasi, inagaw ko ang one great love mo. Kaya nang aagaw ka ng bagay sa ibang tao, ganun ba? Sorry na. Ayun. Akala ko kasi kapag pinaramdam ko yung naramdaman ko dati nung iniwan ako ni Carlito, oh, magiging okay yung lahat eh. Magiging masaya ako, pero di pala. Sorry na, Lynn. Sorry na. Sorry na din. Kasi naisipan ko rin gumante sa iyo dahil sa mga ginawa mo sa akin. Yung pala, this is all just a simple misunderstanding lang pala. Oh, ayan! Bati-bati na kayo. Baka pwede kayong mag-group hug. Sige na. Yung sweet-sweet nila, oh. Kasing sweet natin together. Ahem! Anong sweet? Together? Anong together? Bago magto-together, mag-aaral muna. Tsaka pag-uusapan ang together-together. Yes po, ma. Halika na, Vincent. Baka gusto mong maging together ang puso mo tsaka iso. Pag gusto mo, pagbuhulin ko. Halika na, titi-aral mo. Tiffany, halika na, pasok na. Opo. Pasok na. Sige na, pasok sa loob. Yung leeg mo, ano ka, exorcist, umiikot. Loyal viewers, totoo naman ang balita. Bati na sila. Si Lina tsaka si Mila. Bati na yan, oh. Hello sa mga loyal viewers. Hello po sa mga loyal viewers. Hello sa lahat. Kamusta na ang level of friendship? Nasaan na tayong level? Mabuti naman po. Oh. Ay, naku. Apaka-sweet naman talaga nito si Lino. Marami naman kami natutunan talaga. Ayun naman talaga ang point. Dapat may natutunan. Kahit nag-agawan kayo ng kung ano-anong pinag-akakatawa kayong dalawa, at least meron kayong natutuan sa pagdating sa dulo. Yes, natutunan po namin na huwag mag-away, huwag padalos-dalos. Tapos, ano pa ba natutunan natin? Tanim. Na huwag magtanim, manggalit. Hindi naman kami farmer. Kasi mag-aani lang naman yun ng, di ba, ng war, ng masasamang ugali. Ayun lang nga! Mag-aaway. Maganda yung mahina. Dapat umuunawa muna bago naghihigante. Oo, eh. Naghihigante, hindi pa naiintindihan. Oo, yun na nga yun talaga. Tama yun. To the end power. Oo. Ganun na nga yung nangyari. Oo. Times X!
multiplied by X. Ito yung tapos, natutunan mo. Oh, I therefore conclude na dapat hindi tayo mag-jump into conclusion. Tsaka, lahat ng bagay. Oo, nagdadaan sa mga malumanay na usapan. Yan. Yung malumanay, ang lumanay, ganon. Oo, ganon. Yan na ba yung pinakamalumanay mo? Malumanay na to. Pero ang importante, may friendship na nagaganap na. At sincere naman ito. Yeah. Ayaw. Ay, sabi naman sa inyo lahat, nadadaan sa usapan at kwentuhan dito lang tuwing Sunday sa Dear Uge! Bye! Akala ko ba umalis ka na? Thank you, ha? Nadinig yung masinihan, ate. Pwede ka nang umalis ulit. Thank you. Ate, Dear Uge, pwede po ba magtanong? Ay, aba, syempre. Sa kanila ba? Opo. O, sige, tanungin mo sila, Nemo. Bakit po kayo nagpa-away? Di po ba kayo meeting? Sino ka? Sino ka? Ako po si Nemo. Tagabantay po ng tindahan. Ayan. Siya na kasi yung... Nagbabantay na. Yes. Ate, masipag yan. At anong mapag-uutos mo? Anong pwede kong gawin sa tindahan? Kasi ano, wala akong ginagawa kita. Anong pwede kong gawin? Wala naman, hindi ba? Aalis ka. Sige na, umalis ka na. At okay naman ako dito kay Nemo. Sino ba to? Sino ka ba? Ako po si Nemo. Super ako po ang supervisor dito. Pwede po ba... Pwede niyo po ba ako bigyan ng kape? 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 Ang kakapina. Sino po ba yung may creamer? Ang kwento ng buhay, my hello at my goodbye. Yeah!